Napipintong isama ang Amerika sa 20 bansa at rehiyon na may travel restrictions. Dahil yan sa bagong variant ng SARS-CoV-2 na mula UK kung saan nag-record high ang bagong COVID cases. Saksi si Ian Cruz. Pagdating sa Pilipinas kanina, nakahinga ng maluwag si Kerwin, OFW mula Saudi Arabia. Hindi kasi kasama ang Saudi sa mga lugar na may travel restriction ang Pilipinas dahil sa bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Kaya kapag negatibo ang kanyang RT-PCR test, pwede na siyang umuwi sa bahay at doon tapusin ang 14-day quarantine. Sa Diyos, sir, wala namang ganun sa Saudi, kaya nakauwi pa kami. Salamat. Pero ang mga Pilipinong dumating sa NAIA galing Hong Kong, sa quarantine facility na magbabagong taon. Kasama kasi ang Hong Kong sa listahan. Mandatory ang 14-day quarantine sa pasilidad na itinakda ng gobyerno, anuman ang resulta ng RT-PCR test. Siyempre gusto na naming makita yung pamilya namin ng mas maaga. Paano po yan? Eh di magtitiis. Expect namin New Year nandun kami pero hindi naman pala. So yung pagkakwarantine namin, at least magiging safe din pag uwi namin. Eh wala tayong magawa, yun ang mandatory nila eh. Pero ang mga dayuhan na galing sa alinman sa 20 lugar na kasama sa travel restrictions, bawal munang pumasok sa Pilipinas hanggang sa January 15. At nagbabadyang maisama sa listahang yan ang Amerika. Isang lalaki kasi sa Colorado ang nagpositibo sa bago at mas nakakahawang B.1.1.7 variant mula sa United Kingdom. Naka-isolate na ang lalaki na sa edad na 20s at walang travel history. Sa ulat ng local media, isa pang suspected case ang sinusuri. The policy is, yes, isasama natin pangsamantala. This is only a temporary to give us time to assess our situation and to check whether this new variant has already arrived in the Philippines or not yet. Hinihintay lang daw ng DOH ang abiso ng Amerika sa World Health Organization kaugnay sa bagong variant. Nagaantay pa po kami ng guidance sa ngayon na hindi pa kasama ang US. Gayunman, kumpara kahapon, mas kaunti na ang mga Pilipinong umuwi ngayong araw mula sa mga bansang may travel restriction. Bumaba po ng halos kalahati. Ibig sabihin nyo, nag-spread na siguro yung ating mga bagong protocols na kaya ang mga kababayan na natin mismo ang nagde-decline na umuwi. Parang nahihirapan tanggapin ng mga kababayan natin na umuwi sila para makapiling ang pamilya nila tapos mako-quarantine sila ng 14 days. Pero talagang kailangan nating ipaintindi. Marami ring international flights ang canceled, maski ang mga galing sa mga bansang walang travel restriction. Ipinatutupad na rin ang travel restriction sa Clark International Airport sa Pampanga. Singapore lang ang may direct flight na lumalapag sa Clark. Pero binabantayan din ang mga biyahe mula Dubai at Qatar dahil posibleng may connecting flight ang mga ito sa mga bansang may travel ban. Yung foreigners po, hindi po talaga allowed. The point of origin pa lang, sa mga airline po ang obligasyon na i-remind yung mga pasahero nila ng mga restrictions. Lalo't sinisika pa rin makontrol ang COVID cases sa UK. Record high pa nga ang new cases nila kahapon. Ilan sa mga bagong kaso nito mga nakarang araw, mga Pinoy, 26 na kababayan nating nurse at healthcare worker, ayon sa Philippine Overseas Labor Office sa London. Sa kabuuan, mahigit 700 nurse na ang tinamaan ng COVID-19 sa UK. Mahigit 600 ang gumaling na. 36 ang nasawi. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.